Welcome, dito sa The Sun Tarot, ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Five of Swords. What's with the Five of Swords energy? Hindi ka makipag yung magpakumbaba, yung maging submissive, or makipag yung merong equal give and take, yung yung magbigay, mare, ang magbigay ng way, parang ganun, ang pagbigyan, or ang pwede din na pagpasensyahan, no? Pwede din ganun eh, yung mensahe dito eh. Na pasensyahan mo na lang at yung gusto mo na lang na magkaroon ng balance, equality, harmony, ayaw mo nang ganun. Because you want what? Gusto, ano yung gusto mo? Message, action. You're dealing with your person, possible. It's your energy dealing with your person. Hindi ka magpakumbaba sa kanya, gusto mo. Hindi ka give or mag yung ikaw ang mag-invest sa kanya. Kailangan siya ang mag-take ng action sa'yo. Kailangan siya ang mag-pursige sa'yo. Siya ang mag-pursue sa'yo. Siya ang mag-message sa'yo. Siya ang mag-initiate sa'yo. Okay? So, ayaw mo nang ikaw yung nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba yung naging submissive sa kanya, ayaw na ganun. Parang ikaw na yung you have a self-worth right now. Self-worth. Yes, you have a self-worth. That's why parang hindi ka pumapayag na ikaw yung mag-initiate. Ikaw yung maging submissive sa kanya. Ikaw yung, you know, sabi ko na lahat eh. Inulit ko lang. Bakit? Tinaken for granted ka ba ng person mo na yan? If you're dealing with your person, tinaken for granted ka ba niya noon? Ayoko guys. Tinaken for granted ka niya noon. Kung kaya, hindi na. Ano ba sa isip mo kung hindi tayo magkatuluyan? So what? Ano ngayon? Di bali na? Alam na lang. Hindi naman. Hindi naman ganun na sa isip mo. Ano sa isip mo kung hindi siya mag yung mag-initiate, ang mag-take ng action, ang talagang i-pursue ka o yung kausapin ka ay ano, hindi ka din interesado. Ayun, hindi ka din interesado. O diba, may self-worth ka na kasi sa naridingan, ha? Saan ako nariding po? May angel ba na nagbigay sa iyo ng self-worth, nagprotekta sa iyo at
parang nakatulong, parang magbago ka, magbago yung view mo, pananaw mo sa buhay. Meron ba? Meron. Meron actually ito. Ito lang yung upright eh. Hakamiya, si Hakamiya. Loyalty, so mahalaga na sa iyo ngayon yung loyalty, no? Hindi ka napapayag na unloyal sa yung person mo, para i-cut off mo na yung kasi myself first. Kaya ayaw ko nang tinatarantado. O ganun. Ayaw ko nang niluloko ako. Kasi may self-worth ka, may self-love ka. Delivery from those who seek to oppress. O see? Delivery from those who seek to oppress brings victory. Yan ang nagbibigay sa iyo ng victory. Siya ang nagdadala sa iyo ng victory. Tagumpay ko kaya matagumpay. Or nagtatagumpay ka. Or magtatagumpay ka. Ganon. Magiging triumphant ka. Na ganon. Ano ba ang dapat mong malaman? Doon muna tayo sa kung ano ang dapat mong malaman. With the Two of Cups. What's with the Two of Cups here? Ano itong dapat mong malaman with the Two of Cups? More information with the Two of Cups in reverse. Kung ano itong dapat mong malaman? Ano ba ito? Upright ba itong clarification ng Two of Cups in reverse? Upright ba itong Justice card na ito? Upright ito. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang dapat mong malaman with the Two of Cups in reverse here? Oh! Nagkaroon na daw ng hustisya. Justice. Sa person mo na nagkahiwalay kayong dalawa ng dahil sa third party. Ang dahil sa third party. Anong hustisya yan? Yung person, nagkahiwalay ba kayo? Yung person na take it for granted sa'yo, ano nangyari? Naghiwalay sila ng third party. Parang nagkaroon ng balance, hustisya. Ano bang dahilan kung bakit nagkaroon pa ng third party sa connection nyo ng person mo noon? May third party ba siya? May iba ba siyang kakonek with the Three of Cups? Meron actually. At ano yung hustisya? Ngayon ba may karelasyon itong person mo na nag-taken for granted sa'yo? Yung nandito sa card na ayaw mong magpakumbaba sa kanya. Ayaw mong, ikaw ang mag-initiate. Ikaw ang ayaw mong mag-ano sa kanya. Yes, meron siyang karelasyon. May asawa siya. Actually, pero may asawa o may kinakasama, pwede may anak pa nga sila. Oh, guys. Masakit pala ito. Yung inyong ano. May asawa. O pwede may anak pa. No? Kung wala anak, pwede tuta. No? Baka may anak. No? Madami namang nakakabuo eh. So, madala lang yung hindi nakakabuo. Siyempre, kung nagsasama na yan, makakabuo yan. Lalo na kung hindi nag... kung hindi sila family planning, no? Kung gusto nila talaga bumuo ng anak. So, magkakaroon daw ng hustisya. Kumbaga, hindi ka mag... parang yung ginawa sa'yo na injustice, magkakaroon ng hustisya. Gusto mo talaga ng hustisya, injustice. Sa ginawa sa'yo, kung ano man yung injustice na ginawa sa'yo, yun talaga ang gusto mong makamit. Yun talaga ang gusto mong makuha. Ang mapa sa'yo, hustisya. Bakit anong ginawa sa'yo kunwari, kung hindi mo man to personal or person mo man, gusto mong makamit yung hustisya, magkakaroon ng hustisya. Pwedeng third party yan. Ano yan? Or nagkaroon na ng hustisya, or magkakaroon pa lang ng hustisya. Itong pamilya na to. Yeah.
anong hustisya ang mangyayari? Anong hustisya ang makakamit mo? Ano ang mangyayari sa gumawa sa'yo ng injustice na yan? Na gusto mo talaga ng hustisya? Anong hustisya yan yung mangyayari sa mga tao na yan? Anong hustisya? Ano kaya ito? Ay, guys, the star, tower, ma-destroy. You know, guys, sa dinami-dami ng tao sa mundong to, madami talaga, guys, yung gumagawa ng unfair. No, aminin man natin yan o hindi. Kung marunong kayo mag-obserba, madalas talaga unfair, no? Baka nga, ayoko na lang banggitin. Madami talaga gumagawa ng unfair or injustice. Yung kahit na wala namang ginagawa yung kapwa nila sa kanila, wari lang yan. It's injustice also. Hindi lang namamalaya ng iba. Ang dahilan sa inggit, ini-ill-wish or kinukurse, kahit sa isipan nila, kadalasan sa isipan nila yan, or else ay ina-atake nila or ginagawa ng scheme, deceit, yung iba, kahit wala namang ginagawa masama sa kanila. Minsan nga kahit pamilya pa eh. Minsan kahit pamilya pa, guys, no? Dahil lang sa gustong kontrolin o gusto, ayaw nang gumanda yung buhay ng pamilya nila. May ganun kasi yung klase ng tao, selfish. And yeah, minsan yung ini-illuish nila or kinu-curse nila sa isipan nila kahit wala namang ginagawa, you know, pamilya or hindi, ay nakakatulong pa sa kanila. So sad, but ganyan po ang katotohanan. So katulad nito, lalo kung ex mo to or nakarelasyon mo or merong ugnayan sa inyong dalawa noon, ng tao na yan, na ginawa ka ng injustice, unfair. Hindi din talaga makatwiran na hindi ka maghangad ng hustisya. No, lalo na kung wala ka bang ginawa sa kanila na masama. Wala ka bang ginawa sa kanila? Wala kang ginawa sa kanila eh. Oh? Oh. May ganun kasi, yun ang talagang need ng justice, guys. Yung kunwari, yung wala kang ginawang masama sa kanila, pero they will try to ruin you, to harm you, they're trying to harm you. Lalo pinag-initan ka na gusto ka nalang i-destroy, i-harm, kahit wala ka namang ginagawa. At nakakatulong ka pa, nabusilak yung puso mo. Diba? Talagang kailangan mo hustisya dyan, no? So, ayan. Doon lang tayo sa ano yung tama. Kasi, mawi-weigh nyo yan eh, no? Sa mga marunong mag-weigh ng tama at mali. Pero talaga yung iba kasi, ano eh, parang kinukonsider yung mali, no? Kasi tao lang eh. Pero, talagang kailangan ng justice, no? There should be justice. At tao lang naman yung parang kumukonsinte or kumukonsider kasi ng mga injustice na yan. Yes, you need to forgive your kapwa-tao, pero kung injustice, kaya may hustisya, may justice system eh. Ganon din sa langit, di ba? May ano din. Kailangan na may hustisya din. So yan, ganon din yun. Kahit yung planets, di ba? May, ano din ah, may nagbibigay din ng karma, bad karma, parusa. O, kasi nga, mga nakaset na yan eh. Yung Saturn na nagbibigay ng karma o bad karma, di ba? Yung Saturn na planets. Kasi nakaset na siya. Ganun yung pag-create ng creator dyan. Para kung hindi mabigyan ng hustisya, ayan, may kusang nagbibigay ng hustisya. Karma sa gumagawa ng masama, no? Sa kapwa nila, mga deceit, mga ganon. So, kasi sa dinami-dami ng tao, no? Diba?
Minsan din mamalayan yung ginagawa kahit yung sa yung deceit, no? Kadalasan yung hindi basta-basta makikita yung ano eh ng kapwa tao, yung deceit talaga, yung mga pahide, no? Deceit, scheme, ayun. You know? Ito daw ang mangyayari sa kanila, guys. Ibubuhos, parang ganito. Ibubuhos sa kanila yung parusa. Parang kagaya nito. Ano ba to? Yung the star dito, sumisimbolo na anghel na bubuhos ng parusa sa kanila. Oo, anghel na bubuhos sa kanila ng parusa. Parusa which is madistroy. Ewan ko kung anong madistroy sa kanila. May madistroy sa kanila. Madistroy eh. Parang matupok. 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 Sira. Kasi may apoy pati oh. May matupok. Ewan ko kung anong ano. Kasi kailangan talaga ng hustisya pag ginawa ng injustice. O hindi tama. Right? So, importante ay yung hindi nang uuna. No? Yung, ganun ako mag-base, guys. Yung hindi nang uuna. Yung, kung mabait naman yung tao, bakit mo bastusin? Bakit mo salbahin? Bakit mo i-harm? Dahil si inggit? Parang tinaken for granted mo yung kabaitan niya. So that's red flag already. That's wrong already. Pagaya sa'yo. Wala ka namang ginawa sa kanila. You've been loving, affectionate, good. Naging victim ka ba ng person na yan? Or ng mga person na yan? Or ng person mo na yan? Naging victim ka ba? Hindi naman. Hindi ka naman naging victim. Or naging parang ginawan ka ba nila ng scheme, deceit? Or may nagawa isa sa kanila. Or yung isa sa kanila may ginawang scheme or deceit sa'yo. Kahit yung third party or what. Pwedeng meron, guys, no? Wala kang ginawa sa kanila, actually. Lalo siguro yung ikaw yung nauna. Kung magalit ka na ikaw yung inunahan, kunwari, wala ka namang ginagawa, tapos binubuli ka, binabastos ka, or hinarm ka, sinalbay ka, o ninakawan ka, you have the right na magalit, na mag-seek ng justice. Na maghangad ng hustisya. That's a, parang ano na yan eh, instinct na ng tao talaga yan. Kahit sino naman, di ba? Maghangad ng hustisya. Lalo na kung ginawan ka ng masama. Hindi masama na maghangad ng hustisya pag ginawa ng masama. Ayaw ng mga tao na maghangad ng hustisya ang ginagawa nila ng injustice. Ng iba, yung mahilig gumawa ng injustice, sabi nila, mapatawad ko na lang sa kapwa mo. Forgive. Yun ang sabi ng Diyos. Mag-forgive. Magpatawad. Oo nga eh. Pero kahit sa langit, kailangan ng hustisya. So walang, para sa akin, walang masama na maghangad ng hustisya. Para may balance and maparusahan yung gumawa ng masama at injustice. Lalo ng evil na gawain. That's why. Ayan. Parang anghel ito. Itong the star na to, nabubuhos sa kanila. Nang ito ang ibuhos sa kanila, guys. Apoy. Apoy ang ibuhos sa kanila, apoy. Madestroy sila, eh. Apoy. Apoy ang ibuhos sa kanila. I don't know kung paano. Pwedeng masunog. Ano yun, masunog sila? Kasi apoy eh. Masunog sila. I don't know kung saan masunog. Bahay nila masunog. Or basta, buhusan sila ng apoy. Medyo hindi ko masabing cruel yan kasi
yan ay hustisya. Yan ay hustisya na tinatawag. Wala lahat tayong karapatan na magreklamo or wala tayong karapatan na yung magsabi na masama yung justice system ng langit. Kasi ibig sabihin, sinalbahi ka talaga nitong mga to. Or may ginawa talaga to na injustice sa'yo. Na, kung tumagal man, siguro parang naipon, no? Inipon. And then, yan ang mayayari. I don't know kung sa kabilang buhay matupok or bahay nila matupok. Lalo na yung kunwari, ah, ito talaga yung napaka-injustice din. Yung nainggit lang sa'yo, tapos kinulam ka. Yung mga ganon, yung sinalbahi ka, yung mga victim na mga ganyan, at yung binigyan mo na, tapos na nakawan ka pa. Mga ganon ba? Tapos yung mga, yung mabait ka naman, at, you're good, pero samantalahin yung kabaitan mo. That's say, yung gagawin ka pa na, yung take advantage ka, mga ganun. So, hindi aware yung karamihan dyan. Parang, ay, tao lang kasi yan eh. Pero hindi ka, hindi eh. Dapat may respeto sa boundary ng bawat isa. Respeto sa kapwa. Diba? Sa kapwa-tao. Wala yung iba niyan eh. That's why nag-cross ng boundary, no? Hindi sila marunong mag-respeto ng boundary ng iba. Pag pwedeng ma-take advantage nila dahil mahina or weak or maring inatake ng demonyo yung isa, ay sasamantalahin pa. Ano? That's not right. Mari ay hindi tama yun. Nag-gets nyo guys? Medyo mabilis yung pag-ano kasi. So, yan. Explain ko lang. Yung injustice. Mga, actually, konti lang yan eh. Yung mga, na-explain ko sa inyo na mga injustice at unfair at di tama eh. Parang, na-remind ko lang din, no? Parang, inuulit ko lang, no? Ano ganito? Ay, oo nga pala, mali pala yan, no? Mga ganon. Mukhang mahihirapan sila, magdurusa sila. Huh? With the five of wheels and the tower, yan ay buhos sa kanila. Magdurusa na mahirapan. There's an ending. May mag-end sa kanila. I don't know kung anong klase ng pagtupok to. Basta buhosan silang apoy. Ng apoy? Apoy to. Apoy ang tatapos sa kanila. Apoy ang parusa sa kanila. Apoy. Apoy ang parusa sa kanila. So, ibig sabihin, matindi yung kasamaan na ginawa nila sa'yo. Kung kaya nagsisika din ng justice, justisya, baka may iba pa silang ginawa sa'yo, maliban dyan, na nasaktan ka, na ginawan ka ng, maliban dyan, baka may ginawa pa yan sila sa'yo, may ginawa yan sa'yo yung person mo, o yung third party, or, yeah, or kung sino man yan, yung tinutukoy dito, pwedeng, third party to at yung naging person mo. Pwede gano'n. Kasi meron two of cups. Clarify ko kanina, no? Yun, sinasabi na yung justice must be served in order to have a balance. Ayaw ng mga gumagawa ng injustice talaga yun, guys. Yung magkaroon ng hustisya. Gusto nila, pasensya nila, tuwari na lang. Paano naman yung biktima nila, lalo kung kinawawa nila ng gusto? Paano naman yung mga sinalbahin nila, na wala namang ginawa na masama sa kanila, tapos ginanun pa, no? Dahil lang sa gusto nilang manakit, mang harm, manalbahi. No, it's not right. No, no. Hindi ka magsisik ng justice. There should be a balance talaga, no, sa narinig yan. So, ayan.
Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. And Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius, wala ko. Ayun, Aries, Leo, Sagittarius. General reading po ito, kaya, ayan. Kung meron kang person ngayon, tingnan natin. Kung may person ka, yun wala na yun eh. Kung past person mo man yun, kung naging person mo man talaga yun, yung gumawa ng injustice sa'yo, then, siya ba yun? Yung gumawa ng injustice sa'yo or siya nga ata yun eh. So, yun. So, kung meron kang person na iba, anong energy ng person mo dealing with you? Kung may person ka na iba, anong energy ng person mo dealing with you? Ay! Nine of Swords! Nagkakaroon ng anxiety. Nag-overthink, problemado, daming iniisip, gulo ng utak. Parang na-stress na problematic talaga. Parang ano, bakit nagkaganyan yung person mo? Anong problema siya? Kung parang nadi-juggling siya na hindi siya makapag decide-decide ba? Paano kasi nag-overthink? Gusto niya magtagumpay pero may problema. Bakit nag-overthink to? Hindi siya makapag-decide-decide. Ano magagawin ko? Yung person ko, hindi. Kontakin yung person ko, hindi. Ganun siya. Nag-overthink siya eh. Siguro complicated yung connection nyo or yung situation nyo. Or may blockage. Daming blockage. Pwedeng ganyan minsan. Or madami lang talaga siya nag-iisip na o nakikita ang blockage. Kasi kaka-overthink niya. Mga ganun. Yan talaga. That's why. Hindi siya makapag-decide-decide. Ano kaya? Ganito ganyan. Ito bang gawin ko? Ano ba? Tapos patras-avante. Mga ganun. Susugod pero binabawi. Mga ganun. Mag-take ako ng actions person ko. Kontakin ko person ko. Ay, wag na lang. Mga ganun. Yeah. There's fear sa person mo. Bakit nagkaganyan yung person mo na yan? Nagmamatigas din yan. Pero control niya din yung sarili niya na mag-take ng action. That's why. Hindi pwede. Pero namang problema siya, na-stress siya. Kasi ano, gusto ka pa rin niya. Gusto ka niya. No, gustong-gusto ka niya mapangasawa. Pero kinokontrol niya, pinipigilan niya yung sarili niya na mag-take ng action. That's why. Kaya na problema siya. So, yan yung isang mong person, no? Pero, ano ba yung kapalaran mo? Ano ang kapalaran mo? Uy, yun bang nag-juggling o hindi makapag-decide-decide na mag-take ng action sa'yo? Na-pursue ka, yan ang kapalaran. Yan ang meant for you. Yan ang iyong destiny. Ay. Oo. Yan pala ang kapalaran mo. Yan ang destiny mo. What do we love? Fortune. I see. Possible yun ang magpapangasawa mo eh. Kasi yan ang destiny mo daw, yan ang kapalaran mo eh.
Pero hindi pa makapag-decide-decide, hindi pa makapag-take ng action, no? Parang kinukontrol niya pa yung sarili niya na mag-take ng action. Parang, parang kunwari, pinapatulog-tulogan niya na lang, kahit na minsan na-stress na gustong-gusto kanya mapangasawa, makasama, itulog niya na lang. Di pwede. Hindi ako pwedeng mag-reach out, ako pwedeng mag-take ng action. Hindi. Hindi. Parang napapaliw na, parang gano'n. Kasi kinukontra niya eh, kinukontra niya yung damdamin niya eh, yung desire niya to be with you eh. So kaya talagang para siyang, ano, para siguro nababaliw no, sitwasyon niya. Ano yung person mo? With the 9 of Swords kanina. Let's see. Kung ano yung feelings niya sa'yo ng person mo na yan. Yung nakapalaran mo na yan. Yung nakatadhana sa'yo. O destiny mo, anong feelings niya sa'yo. Ano ang kanyang feelings? Feelings niya. Matindi yung desire niya na mag-take ng action sa'yo. Pero parang madami siya nakikitang blockages na parang hindi magtatagumpay. Ganun yung feeling niya na parang walang victory, hindi magte-triumph kung mag-take siya ng action sa'yo. That's why nagpipigil siya, baka hindi din naman magtatagumpay. Yung ganun. So ano yung gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na yan, yung nakadistin sa'yo? O kapalaran mo yun eh, ng person. Ano gusto niya sabihin sa'yo? I couldn't let you get close to me. So see, cannot controlling, can you say really? I couldn't let you get close to me. Para bang ayaw niyong maging close ko sa kanya. No? I couldn't let you get close to me. Pinipigilan niya talaga yung sarili niya. Pinipigilan niya or pinipigilan niya na mapalapit ka sa kanya. Yung makalapit ka sa kanya. Yeah. Kasi dahil sa nakikita niya mga blockage. Dahil sa nakikita niya nga parang hindi magtagumpay, masasaktan lang siya, ma-hurt siya. Yun ba ang dahilan na umasa lang siya, ma-hurt siya? Mga ganun ba? Pero yan ang yung destiny. Wow! Ano ang iniisip mo yun ng tao na ka-destined sa'yo? Anong iniisip niya pagdating sa iyo ng taong nakadistin na yan sa iyo? Ang mag-recover na sa sadness, sa kalungkutan, sa pag-overthink, nag-iisip talaga to. No? Parang ang laring ng iniisip, wala puro ng isip ng isip. Parang tinamad ng kumilos. No? Ang mag-recover na siya sa ganyan at ang maka-get out na siya sa ganyan, no? Sa ganyan situation na, you know, isip na lang siya ng isip na problema, you know, kanina, no? Ang magsimula or ang magsimula kayo ng a new beginning, iniisip niya na pag nagsimula pati kayo ng relationship, hindi na siya magiging malungkot, hindi na siya magiging matamlayin, hindi na siya mag-overthink. Ano ang nangyari sa person mo? Bakit ganyan yung nakadistin sa'yo? Nag-overthink na parang madaming blockage siya nakikita. Nagahantay? May inaantay? Or parang pinapaantay? Pinapaantay siya ng magician, guys.
May nanggugulo sa isipan ng person mo, magician. May nangingialam, may nangungontrol. There's someone na controlling na gusto ng control. Gustong kontrolin yung inyong koneksyon na nakatadhana sa'yo. Magician. Ginugulo ng magician na yan yung utak ng person mo. Gusto ko mang sabihin sa inyo yung mga pangontra sa mga ganyan. No? At may maginagamit kasi yan silang demonyo, guys. Eh. May ginagamit yan sila na evil spirit, demonyo, elemento, kung ano man yung pwede nang gamitin against you, psychic attack. Madami yan silang naiisip. Siyempre, gusto nila ng control daw eh. Ano daw sila powerful eh. Powerful daw sila. Matatawa ka na lang kasi powerful na daw sila. Ano yung paniniwala nila? Pero mga kampo na yan ng kadiliman. You know? Dahil sa gusto nila ng power, dominance, control. Yun ang gusto nila. Gustong-gusto nila may control. Baka may mga disorder yung ganyan. No? Or narcissistic ba? Narcissistic. Gusto ko man sabihin sa inyo, pero marami kasi guys eh, yung pangontra dyan, napapaguide lang ako actually sa, dun sa itaas, no? Kung ano yung pangontra sa demonyo, evil spirit, mga psychic attacks, mga pampabalik ba? Kunwari, ginawan ka ng, hindi lang basta pangontra yan, kundi yung pampabalik pati. Yung kunwari, hindi ka matablan, hindi tatalab sa'yo. Yung mga ginagawa nila ba, na mga psychic attack, ill-wishing, black magic, curses, sumpa, yun yung mga sorcery, you know, witchcraft, and then mag-backfire pa sa kanila ang tama at sa buhay nila. Yung ganun ba, pero marami kasi yun guys, at nagpapagay lang din ako. No, nagpapagay din ako. Of course, sa kayawi, no, nagpapagay din ako. You know, nagpapagay din ako kasi hindi natin alam, no, yung kung ano yung bawat isa sa atin, no. Iba kasi sa atin ay mga yun yung tinatawag na earth angel, minsan may mga ano lang dito, kaya iba-iba tayo eh, no. Minsan may nahahalong mga yung pinapadala dito, kaya may connection sa langit. So yun ang ibig kong sabihin. Kung kaya basta, ganun. Kung kaya, yeah. So, ano ba yung kailangan talaga maglagay ng depensa din talaga sa mga ganyan. Hindi ko din pwedeng sabihin kasi, you know, gagamitin lang ng kaawayan against sa iba, ng mga ano din, kampo ng kadiliman, against sa iba, at pwedeng nilang gamitin against sa akin. So, ganun. Actually, madaming depensa, pero iba yung may nag-guide, right? Iba yung guided ng God, no? Guide ng mismong creator. So that alam ko ano yung dapat ilagay, no? So mga ganun, at saka yung ano na yan, dapat talaga dyan pabaon yung mga depensa. Kasi kung ano lang, parang hindi ganun kalakas yung protection sa'yo. Mga suot-suot lang or mga lagay lang sa katawan. I don't know kung gano'n siya ka, no? Pag malakas kasi, kunwari, madami yung gagawa sa'yo, no? Kunwari, mayroong mga mangkukulang na umatake sa'yo. Kung daan-daan yan, no? Lalo kung mga sugo yan at mga kusugo. Kung sugo ka, chosen one, madami talagang umatake sa'yo kahit wala ka pang gagawin sa kanila. Lalo kung sabihin mo yung mga katotohanan, madami yung atake sa'yo, guys. May lalo kung yung mission mo is to spread the truth and yeah, or, you know, madami ma-irritate eh. Kaya madami na-irritate sa mga chosen ones, sa mga sugo, ganyan. Madami, parang sa vibe pa lang nila, sa energy pa lang nila, pag nakikita pa lang nila, na-irrita na sila. Na-irritate yung inner demons nila. So, parang pag-inita na. Kaingitan, ano man yung nakaingitan nila, pwedeng yung vibe, energy, or what?
ano man yung parang insecure sila, no? Eh, kung mga magkukulam yan, talagang mga harm yan, mga ganyan. So, ganun, kahit wala ka pang gagawin. Or else, ay gayumahin ka. No, nanataypan ka. Chosen one or what man. Malaganin talaga yung may depensa. Kasi minsan, kahit wala ka pang gagawin, swerte na lang ng mga ano, yung hindi sila yung pinag-initan, ibig sabihin, na masama. Yung mga pinag-initan sila, hindi. Kasi hindi, ibig sabihin, hindi kasi yan mga chosen one. Pero pag ma-chosen one at yung mga sugo talaga, guys, madalas pinag-initan yan. Yeah. Dahil mission din naman talaga nila na mag-spread ng katotohanan and to help the victim. Ay, mga ganun ba? Yung talaga makaka-irritate talaga sa mga, yung mga, sa masasama at sa mga, syempre, matatamaan nga naman eh. No? Lalo kung gumagawa na ng mission or inumpusa na yung mission, ay madaming matatama, madaming ano talaga. Kahit sa words pa lang, no, mga ganon. And para ma-threaten pati, no? So, ganun lang yun. Kaya, madami talaga. So, kung sabihin mo na may daan-daan na atake sa'yo ng witchcraft, kasi yung mga maramihan, bagay yung hindi ka matatablan, sa kanila din ang tama. Sa kanila ang tama, sila ang matamaan ang mga gawa nila. Kahit ano pa sila karami. Yung mga ganyan ba? Kahit ano pang lakas yung gagawin nila. Kahit ano pang style, diskarte, kahit na si Satanas pa, yung gamitin nila to harm you, mga ganyan. Eh kung may... Basta ganun, yun ang purpose kung bakit talagang maganda yung pabaon. And then, of course, may ano din, ang importante, may ano din talaga, may protection from heaven din. Natural. So, malaga din pati na, of course, responsibility mo yung sarili mo, so you should protect yourself also. Hindi lang pwedeng iasa mo dun sa itaas na lahat. So, ganun. Yes, oo, kailangan may faith ka din talaga na pinoprotektahan ka. Pero, yung mga sugo kasi, minsan may mga purpose dyan, may mga dahilan kung bakit, ano, para ma-discover nila kung ano to, ganito, ganyan, yung mga pangontra, yung na hindi lang pwedeng umasa sa ano, kailangan na they know how to shield themselves, to protect themselves, to use their powers, inner powers. Maybe tinitest din or dumadaan sa trials para lumabas yung mga inner na abilities, kapangyarihan, or kasi mga ang kadalasan ng sugo at mga yung ano talaga chosen ones din, no? Ay mga ano yan, mga anghel naman yan, yung origin ng mga yan eh. Para lumabas kung ano talaga sila. Ano yung kaya nilang gawin. Kung ano yung ilabas nila yung kapangyarihan nila, magamit nila in this world. No? Parang ganun. So yan. No? Sa tingin ng iba, imposible. Ay, imposible. Ganun. Yun yung witchcraft, gumagana eh. Pakaya yung yung mga anghel na pinadala dito na mailabas yung kapangyarihan nila. So, di ba, magamit na yung kapangyarihan nila, ma-access nila. And then, para mapuksa or magamit nila again sa kasamaan or sa purpose nila, sa mission nila, mga ganyan. So, yan guys. Hindi lang isa atake sa'yo. Merong may mangkukulam, elemento, demonyo, ano, fallen angel, pag mga may mga mission, or yung mga chosen one at mga sugo. Yeah. Hindi talaga pwedeng wala kang protection sa mga ganyan. Kailangan na marami kang protection. Yun nga lang. Kaya hindi madali ang maging mga ganyan. Sugo, chosen one. Pero sugo, kasi pati mga fallen angels niyan, mga atake sa'yo eh. Lalo na kung meron ding mga mangkukulam na sindan ka, or yung mga gumagawa ng witchcraft na sindan ka ng tulad ni Satanas, no? Usapin sila sa Satanas, ganito, ganyan, ayun mo yan. Pero yun nga lang, kaluluwa nila, kunin ni Satanas, no?
Yun naman talaga eh. Bakit kukunin ni Satanas? Kasi nga, yun ang purpose ni Satanas. Pagdusahin sila dun sa impyerno. Na marami siyang makuhang kaluluwa ng mga tao. Kunti ang mapunta sa langit. Madami sa impyerno. Para masaktan daw ang Diyos. Yun ang sabi, di ba? Parang inulit ko lang. So, kahit naman sa mga story, kung napanood niyo yung mga sa fairy tale, di ba yung mga kontrabida, talaga doon yung mga mangkukulam, mga witch. Yun naman talaga yung kampon kasi ng kadilingan. Mas sama naman talaga yun. Mga bruha na mangkukulam. Di ba? Yun kasi ang katotohanan eh. So, once na pinasok yan, yung pangkulam, ay masama na talaga at evil na yun. Di ba? Di ba? Parang yun yung parang ma-depict. Kontrabida. Kontrabido. Mga ganon. Evil witch. Mga ganyan. No? So, ayan. So, pagka mangkukulam ba, nakaka-proud na. O panood na, eh, yung kontrabida is mangkukulam. Nakaka-proud kaya yan. Nakaka-proud. Siguro na-proud din sila. Proud, they feel proud of themselves. Ganon, ganito, ganyan. Na may powers din sila, mga ganon, may powers. So, ayan. They feel powerful. Na parang nakagawa sila, parang magic, no? Na-harm nila gamit yung mga entities or demonic spirits, mga ganyan ba? Oh, see? We have here the magician, so Gemini, and Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. That's why ganun yung person mo ngayon. So, gusto ko man sana matulungan mo. Ano yung nalaman ko? Actually, nahirapan din ako, guys, eh. Malaman, o ano. Pero, nagpa-guide na lang ako, no? Kasi, hindi ko matsambahan, hindi ko maano-ano talaga yung mga pangontra na combinations, eh. Combinations, mga pangontra yan. Pero, noon, kaya nagpapag-guide na lang ako. So, meron dyan mga manggagamot, guys, na makatulong sa person mo kasi meron ganyan. Baka isa lang naman. Isa lang ba yung nangungontrol sa isip ng person mo na mangkukulam? O yung magician na yon, isa lang ba? Isa lang naman eh. O. Kaya hindi naman ano yan, kung isa lang. Isa lang naman. So, pwede na yan yung ano, hindi na yung malakas pag isa lang. Hindi naman kailangan pag-alala yan. Pero, basta may protection lang siya. And then, may tutulong sa kanya. Kailangan din talaga na may tutulong na makatanggal yan. No? Makatanggal at kung gawan ulit, dapat may protection. No? Kasi lalo na kung talagang determinado yan, kahit mag-isa lang yan, determinado yan na kontrolin yung connection nyo. Well, kung gusto yun naman ng God na mapulbo na yan, yung magkukulam na yan, yung magician na yan, na umano sa person mo, sa one strike lang yan. No? Pero, minsan hinahayaan yan sila na parang to fulfill their mission. Pero pag-awa sa kanila ni Satanas, sa mga mangkukulam nila. Para, yun, deserve nila yung punta sa ano. Alam nyo na yun, sa papupuntahan nila. Alam nyo na kung saan yun pupunta yung mga ganyan. Para, pag nandun sila,
talagang sabi na deserve na deserve. Sabi na deserve niya talaga yan. Ang mga ganun dahil sa finulfill niya talaga. Mga ganun ba? Siguro ganun, no? Mga ganun. So, ang gawin na lang, maglagay ng depensa. Maganda din may pampabalik kasi. Parang yung kanatira nila sa'yo, sa kanila, tama. Namamang kukulam na yan. Pag kinulam ka, o ginawan ka ng ritual, spell, pag binato ka ng spell. Hindi sa'yo, tama. Hindi ka matablan. Backfire pa sa kanila, sa kanilang tamaan. Kunwari, binato ka ng spell. Pasakitin yung ulo mo. O ganun ba? Or kahit na elemento na binato ka ng spell, o hinaharm ka, sila ma-harm. O ganun ba? Kunwari, binabato ka ng spell para sumakit yung ulo mo, sumakit yung puso mo, sumakit yung kalamnan mo, yung lalamunan mo. Kunwari, naingit sa'yo kasi maganda yung boses mo. Or naingit sa'yo kasi magaling ka sumayaw. Or naingit sa'yo kasi matalino ka. So, ma-harm. So, instead na ikaw yung ma-harm, sila ang ma-harm. Kunwari, gusto nilang sumakit yung ulo mo, sumakit yung puso mo. Eh, hindi ikaw ang sasakit yung ulo, hindi ikaw ang sasakit yung puso. Hindi tatalab sa'yo. Walang mangyari sa'yo. Hindi ka makakaramdam ng ganun. Sila ang makakaramdam nun. Sila ang sasakit yung puso, sila ang sasakit yung ulo. Yung ganun. And they deserve it kasi silang evil. So, ganun. Ganun lang naman yun. Lalo na kung wala ka namang ginagawa sa kanila at ningit lang sa'yo, mga ganun ba? Kung magaling kang sumayaw, baka sakitin yung mga tud-tud mo. Sakitin yung katawan mo. Para hindi ka na makasayaw. O kung magaling ka kumanta, sakitin nila lamunan mo. Kontrolin, ba? Kontrolin nila. Para hindi ka na makakanta. Kasi nairita sila eh. Magaling ka kumanta. Kasi magaling ka sumayaw. Kasi matalino ka. Or kung ano pa. Kung ano pa. O kung madami nagkakagusto sa'yo, papangitin ka nila. Ganon. Para hindi na magkakagusto sa'yo yung mga nagkakagusto sa'yo. Ganon ba? So, you know, may mga tao talaga maskim. At sa mga ugali. Sa mga ugali. Yan ang realidad kasi na we cannot hide it, no? Ano ang totoo dyan? They cannot hide it. Actually, they cannot hide it. Ano yung katotohanan, no? So, oh, wala na akong kape dito. By the way, yun naman talaga ang nakalaan sa'yo, yung tao na yun. So, kayo talaga magkakatuluyan nun. Kahit na ano pang gawin naman kukulam na yun. Baka mairita pa yung God, maaga pa mapunta yun sa papupuntahan niya. Yung magkukulam yun na. Nangungontrol sa person mo, no? At yung ginagamitan niya ng ano yun eh, magician eh. Or kung hindi man yung magkukulam, may ginagawa siyang madisip kasi magician. Makukulam mo yung magician na yun na nang-harm sa person mo. Nang-harm niya? Hindi. Ano siya? Gumagawa siya ng witchcraft, any witchcraft, or nagsisent ng demonyo. May mga deceit yung ginagawa. Pwedeng witchcraft, any type of witchcraft. Yung magician na yun kanina. Kung ano man yun. Kadalasan mga ganyan. Mga schemes, manipulation, kung ano mga strategy nila na iisip, parang hindi naman yan titigil kakaisip na paano nila ma-harm yung kapwa nila. No? Ganun sila eh. Yun ang focus sa utak nila. Kasi yun ang mission nila na binibigay ni Satanas sa kanila. So, yan. Ay, wala pala to. So, ano ang magiging buhay nyo ng person mo na yan? Snake. A snake. Mukhang may challenges to guys. Meron nang nagbablock ko. Pero may temptation with the snake. Pero mayroong tatapos sa mga snake na yan. Parang ito. Yung mongoose.
Ganyan. May temptation, no? Or merong evil. Yun na yung magician na yun. Yun na yung magician. Yun na siguro yung magician. Yun na yung mga gusto mang block. Pero may munggus na tatalo, no? Merong munggus. Diba nangangain ng ahas yung ano, munggus? Ayun. Yan ang kalaban ng ahas eh. Munggus. So, meron talagang mga parang demonyo to snake, no? Mga simbolo ng snake. Yan ang buhay ninyo ngayon. Ninyo ngayon siguro. At ano ang well, magkakatuluyan kayo yan, guys. Kasi nakatadhana kayo. Destiny kayo na lahat. Kahit anong pang gawin nila. Kasi nakatadhana na eh. Kalaan talaga yan sa'yo. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyo? Ang person mo na yun na nakatadhana sa'yo. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You are just part of a dream. Nothing more, so it seems. Ano ba to? Upright. But my love couldn't wait much longer. In reverse. Just can't forget a picture of your smile. Cause every time I close my eyes. The world. The emperor in reverse. Hindi niya din mapigilan ng person mo. Hindi niya din makukontrol. Para bang hindi niya makukontrol yan, yung sarili niya. Pagdating sa'yo, na gusto ka niya makita, na makapagkita yan sa'yo. Na mabuo kayo muli, na pagsamahin kayo, kahit may distance pa sa inyo, kahit na malaki yung blockage between the two of you, distance or kung ano man. Kasi with the world, no? Parang mabuo kayo ulit, no? Mag-meet kayo ulit, na mga ganun. Or mag-meet kayo, you will be together. Magkita kayo, sa kabila ng difference, layo, mga ganyan, distance, pwede din ganun. Or yung blockage, pwede din ganun. So, ayan. Yun daw ang mangyayari. Kasi nakadestine na yan eh. Kahit ano pa yung challenges, kahit na parang imposible na yung situation. Kung nakadestine kayo, ay walang imposible yan, guys. Kayo at kayo ang makakatulugan. Nakadestine na yan eh. Nakalaan na yan eh. Nakatadhana na kasi yan. Message ng angels for you. New home, moving is a step in the right direction for you. So, magkakaroon ka ng bagong bahay, new home, and possible, lilipat ka eh, lalo kung sa ibang lugar to yung person mo, lilipat ka ng tahanan, dun ka na titira eh. Children, so possible magkaroon ka ng anak. Your connection with children is part of your life's purpose. So, yung mga, siguro, isa ka din sa magmumotivate din sa mga children or to give love to them, mga ganyan. To show love and affection, care, mga ganyan. And connect with nature, you're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So, yan. You need to spend time outdoors, though. Kayo at kayo magkakatuluyan yan. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo? Tagal-tagal ng readings nito. The sun in reverse. So the sun in reverse here. Interesado daw siyang ilaban, pero parang matamlay siya. Parang nawalan siya ng pag-asa. So yun talaga eh. Kasi nakikita niyo mga blockage na parang ang hirap. Na parang kunwari, nasa ano siya, nasa snow and then madaming blockage, madaming yung parang pag pinagpatuloy niya ma-freeze siya sa snow, mga ganun, or malaglagan siya ng snow, na matambakan siya ng snow, mga ganyan, or else ay hindi niya makita yung ano, yung positive, parang nakikita niya yung problem, ito ganyan. Parang nabablock siya kasi mayroong kulang kasi.
na minamanipula yung situation, yung isip niya din. Ganun. Or nagsisent ng mga demonyo yan. Mga naman kukulam. Or yung magician na yun, parang gumagawa ng witchcraft. Ano ba yung nagsisent pa ng demonyo yun sa person mo, yung magician na yun? Na nangungontrol sa person mo. Ayaw, para ma-stuck yung person mo, para hindi makapag-take na action. Isip na lang yung isip, confusion yung utak niya, clouded. Ayun, yun na. Na ano sa fear, napatigil na lang ay. Huwag na lang. Instead of mag-take na action, ay huwag na lang, baka hindi naman mag-ano work. Dahil baka complicated lang, baka usapan lang. What? So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.